Ang kalawakan ay ang espasyo sa labas ng dagsin ng lupa at sa pagitan ng mga planeta, buwan at iba pang katulad ng mga bagay. Marami rin itong mga kababalaghan na hindi pa nasasagot ng mga dalubhasa sa agham. Ngayon ay sabay-sabay nating aalamin ang mga kakaibang nakita o narinig ng mga astronaut sa kalawakan. Number 1, UFO parking lot sa buwan. Kilala ng maraming tao si Neil Armstrong bilang unang taong nakaapak sa buwan noong taong 1969, sakay ng Apollo 11 spaceship. Kilala rin siya sa kanyang katagang, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Pero, taliwa sa kaalaman ng lahat, may kakaibang pangyayaring naganap bago siya umapak sa buwan. Sinasabing may sikreto siyang mensahe na pinadala sa NASA na kung saan ay may nakita umano siyang mga UFO o Unidentified Flying Object sa madilim na bahagi ng buwan. Ang mga nasabing UFO daw umano ay nakaparada lang at animoy nagmamasid lang sa kanila habang sila'y papalanding sa maliwanag na parte ng buwan. Gayunpaman, naging sarado ang labi ni Neil Armstrong sa naging ugong-ugong na balita dahil na rin ang mga ganitong bagay ay tinuturing na top secret. Number 2, Chinese astronaut na si Lang Liwei, nakarinig ng misteryosong katok sa labas ng kanyang spaceship. Noong taong 2003, si Yang Liwei ay naging kauna-unahang Chinese astronaut na pinadala ng Chinese Space Program. Pero ang kanyang paglalakbay sa kalawakan ay nahaluan ng isang misteryosong pangyayari nang makarinig siya ng mga katok sa labas ng kanyang spaceship. Ang nasabing mga katok ay kasing lakas umano ng isang bakal na timba na pinukpok ng isang martilyo. Agad niya itong tinignan sa labas ng fourth hole pero bigo siyang matukoy kung saan galing ang malakas na tunog. Hindi nag-iisa si Liwei na nakarinig sa mga katok na ito sapagkat may mga ilan pang mga Chinese astronaut na pinadala ang China sa mga taong 2005 at 2008. Hindi ito isang pangkaraniwan na pangyayari dahil ang space o kalawakan ay isang vacuum na lugar na nangangahulugang wala ni isang hangin. Nakaririnig lamang tayo ng isang tunog kapag ang isang bagay ay nagbabibrate at ang vibration nito ay naglalakbay sa mga particles ng hangin. Dahil ang kalawakan ay walang hangin at natural lang na tahimik ang lugar na ito at wala ka talagang maririnig. Number 3, mga lumubog na treasure ships noong unang panahon. Noong dekada 60, si Gordon Cooper ay isa sa mga pioneer ng space exploration ng NASA. Sa katunayan, hawak niya ang record sa pinakamatagal na space flight na 122 na oras sa panahong iyon. Ipinadala siya sa kasagsagan ng Cold War, sa pagitan ng US at Russia. At sa kanyang misyon ding ito, nakadiskubre siya ng mga bagay na kanyang naging sikreto sa loob ng 40 taon. Habang nasa kalawakan ay may napansin siyang mga anomalya sa Caribbean Sea. Ito ay mga itim na parte sa karagatan. Para sa kanya, ito ay mga lumubog na mga treasure ships. Kasama na dito ang nawawalang barko ni Christopher Columbus na may lamang kayamanan. Habang nasa kalawakan, gumawa siya ng isang mapa ng mga lokasyon ng mga hinihinalang treasure ships. Bago siya pumanaw, ibinunyag niya ang kanyang sikreto sa kanyang kaibigan na si Darrell Meklos at kanya ring ibinigay ang kanyang mapa. Mula taong 2017, maraming nadiskubre si Darrell Meklos na mga shipwrecks kasama na rito ang mga bilyong halaga ng kayamanan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang nadiskubre ay ang hinihinalang angkla ng barko ni Christopher Columbus na natagpuan niya sa pagitan ng Turks at Caicos Island. Number 4, Russian cosmonauts nakakita ng mga anghel sa kalawakan. Noong July 1984, tatlong Russian cosmonauts ang nasa Soviet Space Station na nasa kasalukuyang ika-155 na araw ng kanilang misyon. Nang di umano'y nakakita sila ng mga animoy liwanag na kasing laki ng isang eroplano at hugis itong anghel na may mukha. Ayon kay Commander Oleg Atkov at dalawa pang mga cosmonauts na sina Vladimir Solovyov at Leonid Kizem,
isang nakabubulag na liwanag ang pumalibot sa kanilang space station at nang nawala ang liwanag ay laking gulat nila nang makakita sila ng pitong liwanag na parang tao ang hugis na may mukha at mga pakpak. Napakalaki daw ng mga ito at pinalibutan ang kanilang space station ng mahigit 10 minuto bago ito tuluyang nawala. Maraming nagsasabing naghahalusinate lang ang mga kosmonot dahil na rin sa pagod ng kanilang biyahe. Ngunit pinatunayan ito ng ikalawang batch ng mga kosmonot sa ika-167 na araw nang makakita rin sila ng mga liwanag na hugis anghel na ayon sa kanila ay kasing laki ng eroplano. Subalit, ang tagpong ito ay pinatiling lihim ng Soviet Union at dinalaan ang mga kosmonot na huwag ipagsabi ang naturang insidente. Number 5. Apollo 15 Hammer Feather Drop. Kung kayo ang tatanungin, alin ang unang babagsak sa lupa kapag pinagsabay mong ibagsak ang martilyo at balahibo? Of course, marami sa inyo ang pipili sa martilyo. Pero alam nyo ba na kapag nasa isang vacuum ka na lugar, lugar na kung saan wala ni isang hangin, ay sabay babagsak ang mga bagay regardless kung gaano ito kabigat. Kahit alikabok man yan, kapag sabay mong ibinagsak kasama ang isang martilyo sa isang vacuum na lugar, ay sabay pa rin babagsak ang dalawa. Ang tsoryang ito ay unang isinulong ng isang sikat na scientist na ang pangalan ay Galileo Galilei. Una niya itong pinakita sa kanyang demonstrasyon sa Leaning Tower of Pisa nang sabay niyang ibinagsak ang cannonball at musketball na higit na mas magaan sa cannonball. Pero ang kanyang naging experiment ay hindi nagtagumpay dahil na rin sa presensya ng hangin na nagdudulot ng air resistance sa musketball. Nagsilbi itong debate sa mga nagdaang panahon dahil na rin maraming mga siyentista sa panahong iyon ang namangha sa demonstrasyon ni Galileo dahil hindi lang siya ang kauna-unahang gumawa ng isang teorya na sumasalungat sa teorya ni Aristotle. Ayon kasi kay Aristotle na kapag sabay na ibinagsak ang dalawang bagay na magkaiba ang bigat, unang babagsak ang mas mabigat na bagay kaysa sa mas magaan. Isa pang dahilan ay ang pagkahumili ng mga tao sa isang pampublikong demonstrasyon. Kaya naman, marami ang sumubok na gumawa ng eksperiment upang mapatunayan ang teorya ni Galileo. Pero ang itinuturing na pinakapopular na demonstrasyon na ito ay nangyari noong kasagsagan ng Apollo 15 mission sa ating buwan. Ipinakita ni Commander David Scott na ang martilyo at balahibo ay sabay na babagsak sa surface ng buwan. Ang buwan ay isang vacuum na lugar dahil wala itong atmosphere. Kaya naman ay wala rin itong hangin at nasaksihan ito ng maraming tao dahil live itong pinalabas sa telebisyon. Patunay lang ito na tama ang teorya ni Galileo. Number 6. Man-made objects na ginawa ng mga sinaunang tao na makikita sa International Space Station. Pyramids of Giza. Ang Pyramids of Giza ay matatagpuan sa bansang Egypt. Pinubuo ito ng 3 gahiganteng mga pyramids na may pangalan na Khufu, Khafre, at Ninkaure. Pinangalan ito sa mga hari ng mga nagdaang dinastiya. Ang pinakaunang ginawa sa kanilang 3 ay ang Khufu. Ang mga naturang pyramids ay tinatayang ginawa sa pagitan ng taong 2550 at 2490. Isa itong kahangahangang istruktura sapagkat ginawa lamang ito ng mga sinaunang tao gamit lamang ang mga simpleng kagamitan. Idagdag mo pa ang toniladang mga bato na pinagtiyaga ang buhati ng mga tao mula sa ibang lugar papunta sa disyerto ng Egypt. Maski mga modernong arkitek at engineer ngayon ay wala pa rin maliwanag na eksplenasyon kung paano ba talaga ginawa ang mga pyramids dahil mismo sa modernong panahon ngayon ay mahihirapan pa tayong gumawa kahit meron na tayong mga modernong makina. At dahil na rin sa laki ng paggagawa nito, makikita ito ng mga astronaut sa International Space Station. Sa paraang ito, ay natutukoy ng mga astronaut kung saan na nga ang kanilang lokasyon sa ating mundo habang paikot na binabagtas ang orbit ng Earth. Number 7. Great Wall of China. Ang Great Wall of China ay sinimulang ginawa noong panahon ng Qin Dynasty. Ginawa ito upang magsilbing proteksyon ng China laban sa mga kaaway nito, particular na sa mga Mongols ng Mongolia.
itinuturing din itong pinakamahabang sementeryo sa buong mundo. Dahil dito na rin inilibing ang mga sinaunang Chino na namatay sa kasagsagan ng paggawa sa pader na ito. Tinatayang nasa 400,000 katao ang namatay sa paggawa nito. Gayunpaman, ang madugong sakripisyong ito ay nagbunga ng maraming benepisyo sa bansang China noong unang panahon. Dahil na rin kasi sa pader na ito ay napigilan ang mga mananakop na tuluyang masakop ang China. Tinatayang ang haba nito ay 21,896.18 na kilometro. Katumbas ito ng distansya ng kalahati ng mundo. Sobrang tibay din ng pagkagawa nito dahil sa magpahanggang ngayon ay halos lahat ng parte nito ay ang orihinal na mga materyal. Ang Great Wall ay nakatayo sa mga tuktok ng bundok ng China. Kaya naman ay kitang-kita ito ng mga astronaut sa kalawakan. Para itong isang rilis ng tren kung titignan sa kalawakan. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga abilidad ng mga sinaunang tao. Dahil maraming tao kasama na ang mga historian ang nagsasabi na simple lamang ang mga pamumuhay ng mga sinaunang sibilisasyon. Pero ang mga nakamit nila na ang mga kahanga-hangang istruktura na sa hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating nakikita. Ito ay patunay lang na ang ating kaalaman sa kanila ay hindi pa gaano kalawak. Ano ang masasabi mo sa istoryang ito? I-comment mo na sa comment section.